Learning Science with Teacher Jeb. If you're learning something, click subscribe. Hello mga bata! Excited na ba kayong matuto sa science? Ang una nating pag-aaralan ay tungkol sa matter. Ano nga po ba ang matter? Ano kaya ang inuturo ni teacher tungkol sa matter? Aha! Bago magtuturo si teacher or bago ipagpatuloy ni teacher ang kanyang pagtuturo, gagala muna tayo. Gusto nyo ba yun, mga bata? Tara na! Yehey! It's gala time! Ngayon, ang gagawin natin, mga bata, tahimik tayong lalabas sa ating classroom. Tapos, pagkalabas natin, tatandaan at titignan ninyo yung mga bagay na makikita natin. Okay ba, mga bata? Okay, arat na! Tara na! Yan, ano ang mga bagay na nakikita nyo? Meron tayong mga buildings, halaman, syempre hindi nawawala ang watawat, at mga sasakyan. Ngayon, tara naman sa ating school canteen. Kung ano kaya makikita natin doon. Diyan yung mga usok. Syempre, kapag nagluluto, may usok. Mga sangkap sa pagluluto. Ayan, mga mantika at mga iba pang mga bagay. Okay na ba, mga bata? Sige, balik na tayo sa ating classroom. Ngayon, ano nga ba ang matter? Okay, so ang matter ay mga bagay na nakikita o nararamdaman sa ating kapaligiran. Ay, ibig sabihin mga bagay, yung mga bagay na nakita natin kanina sa labas ay matter? Opo. Ang mga bagay na iyon, lahat ng mga bagay na nakita nyo ay matter ang tawag sa kanila. Bakit po kaya? Dahil umuukupa sila ng espasyo o lugar. Halimbawa po yung sasakyan. Di ba po, yung sasakyan, inukupahan niya yung isang area sa labas. Halimbawa din po yung mantika na nakita natin sa school canteen. Di ba? Inukupahan din niya yung isang bagay doon or yung lalagyan niya. Okay, so halimbawa po ng mga iyon ay ang tawag po sa mga iyon ay matter. At ang matter din po ay binubuo ng atoms at molecules. Ano nga po ba ang atoms at molecules? Okay, sige, pahapyawan natin kung ano nga po ba ito. Ano nga ba ang atom? Ito ang smallest unit of matter. Ito yung pinakamaliit sa pinakamaliit na unit ng mga materials or mga bagay. At ang atom po, hindi natin nakikita ito sa pamamagitan lamang ng ating mata. Kailangan gumamit tayo ng microscope. Okay, tingnan natin ito. Ito ay halimbawa. Okay, so yan, kunyari ang mga atom, ang mga iyan. At kapag ang mga atoms ay nagsasama-sama, okay, yung tawag po doon ay molecules. Group of atoms banded together. Okay, tandaan lang natin, kapag ang mga atom ay nagsasama-sama, ang tawag po sa kanila ay molecules. Kaya yung mga bagay, lahat ng mga bagay or gamit natin ay binubuo ng mga atoms at molecules. Okay, so ganun pala ang matter. Opo. So lahat po ng mga bagay na nakita natin ay matter. Ang tanong ngayon, teacher, magkakapareho po ba lahat ng mga bagay na nakikita natin or yung mga matter? Tignan natin. Okay, so ang matter po ay nahati sa tatlong uri. Di ba po, pag hinahati-hati, ibig sabihin hindi po sila magkakapareho. Tama po, hindi po magkakapareho ang mga matter, kaya na hati po sila sa tatlo. Ito yung mga solid, liquid, at saka gas. Ang mga matter po na solid ay mga bagay or mga matter na nahahawakan natin, nakikita natin, at may tiyak na hugis at kulay. So ano nga po ba ang halimbawa ng solid, yung mga bagay na nahahawakan natin?
Siyempre, nandyan yung libro. Di ba nahahawakan natin yan? Walis. At sabon. Lahat ng mga bagay na nahahawakan natin ay solid ang tawag sa kanila. Ano naman ang liquid? Ito yung mga hindi natin nahahawakan. Kasi dumadaloy sila. Halimbawa, ilalagay natin sa ating kamay or sa ating palad, hindi natin pwedeng mahawakan yan kasi dadaloy sila, lulusot sila sa ating mga daliri. Kaya, liquid ang tawag sa kanila. Halimbawa niyan, gatas. At mga pabango. Okay, so ganyan po. Yung laman po niyang mga yan, ang tawag natin dyan ay liquid, hindi po yung mga lagayan nila. Kasi ano nga po ba ang tawag sa lagayan nila? Di ba nahawakan natin yung mga lagayan nila? Okay, so yung lagayan nila ay, ano nga po ba? Solid, kasi nahahawakan natin. Okay po ba? Next, ano naman ang gas? Pangatlong uri nito ng matter. Hindi nahahawakan sapagkat ito'y nararamdaman lamang. Tama po. So ano nga po ba yung nararamdaman lang natin? Kanina, nasa labas tayo. Ano yung nararamdaman mo? Medyo malamig-lamig ba? Okay, iyon yung mga hangin. So, naramdaman lang natin ang hangin, hindi natin iyon nakita. Halimbawa din po, ito ang mga usok. At syempre, yung mga utot natin. Nararamdaman natin yan, nalalabas ang hangin sa ating puwet. Okay? So, yung utot natin ay halimbawa niya ng gas. Okay, so naintindihan ba mga bata ang tatlong uri ng matter? Yung solid, liquid at gas. Okay, so tandaan lamang na yung solid nahawakan, liquid dumadaloy. Yung gas hindi natin nakita pero nararamdaman lang natin. Okay, so yun ang matter. Diba ang dali-dali? Ay, yun pala ang matter. Opo. Okay, so ngayon meron kayong activity. Activity time naman tayo. So, napakadali lamang, tama o mali. Okay. Number 1. Blank. Matter ang tawag sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. Tama o mali? Boom! Tama! Number 2. Ang matter ay binubuo ng atoms at molecules. Ano kaya ang sagot? Tama. Number 3. Pwedeng mabuo ang matter kahit walang atom o molecules. Mabubuo ba ang mga matter kung walang atom at molecules? Ano kaya ang sagot? Mali. Bakit? Kasi ang mga bagay ay binubuo ng mga atoms or molecules. At hindi po tayo makakabuo niyan yung mga bagay na iyan kung wala ang mga atom o molecules. Number 4. Ang tatlong uri ng matter ay solid, liquid at gas. Tama po kaya? Ano kaya nire-reveal ni Pusa? Tama! Okay, so meron tayong tatlong uri nga ng matter, yung solid, liquid, at gas. And number 5, ang solid at liquid ay parehong dumadaloy. Dumadaloy nga ba ang solid at saka liquid? Ano kaya ang sagot natin dito? Mali! Kasi ang dumadaloy lamang ay yung liquid. At yung solid ay hindi po siya dumadaloy. Okay? Okay! Who got the perfect score? Sino ang naka-perfect sa inyo? Very good! So, laging tandaan ang mga napag-aralan natin. Kailangang pag nagtanong si teacher ay alam ninyo ang inyong mga isagot. Okay po ba? Okay! Thanks for watching! May natutunan ba kayo mga bata? Kung meron, i-click mo na yung subscribe button. At kung gusto mong laging updated,
ay i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may bagong video si Teacher Jeb. Okay, thank you!